Alam nyo ba mga boss kung ano ang nickname or moniker ni Rudy Gobert? Stifle Tower. Isa nga siyang Pranses at alam naman natin na ang Eiffel Tower ay nasa France din. Kaya doon hinambing yung nickname niya. At ang importante pa, ang salitang stifle ay nangangahulugang restrain or prevent. So bagay na bagay talaga sa kanya ang nickname na to dahil isa siya sa mga malulupet na defensive players ngayon sa NBA. Nag-average nga siya ngayon ng 2 blocks per game. Pero laban sa Lakers, mukhang hindi umepekto ang kanyang defensive capabilities. Bago tayo pumunta sa mismong laro, dalawang beses na pong naglaban itong Los Angeles Lakers at Utah Jazz. Dito may emphasize natin na hindi gaano umepekto yung depensa ni Gobert kasi sa unang dalawang laro nila, nagtala lamang siya ng 0 blocks. At glaring talaga ang ebidensya kung bakit ganon ang nangyayari kapag kalaban nila ang Lakers. Sa game na to mga idol, dinadala ni Davis si Gobert sa may bandang perimeter. Dito malapit-lapit pa siya sa painted area pero mamaya makikita ninyo yung pinupunto natin. Kapag kasi ganyan mga idol, imbis na yung haba or length ni Gobert yung kanyang gamitin, yung paa niya yung kailangan niyang pagalawin. Which is isang disadvantage sa kanya lalo na ang kamatchup niya ay si Anthony Davis na dihamak na mas mabilis at dating point guard pa to noong high school siya. Isama mo pa yung shooting niya, talagang mahabang gabi to para kay Gobert. Naipasok niya ng harap-harapan kay Gobert kasi concerned si Gobert na baka mag-dribble si Davis papasok. So isang swing move lang ni AD, disoriented na kagad siya. Ito na yung sinasabi natin, half court pa lang. Hawak na ni Davis ang bola at andyan na naman si Gobert na bumabantay sa kanya. Trained itong mga big men na katulad ni Gobert na magstay parati sa loob dahil doon sila pinaka-epektibo. Pero dito nga nasa perimeter siya at binabantayan si Davis. So wala siya sa kanyang comfort zone. Isang screen ni KCP sabay ginamit ni AD ang kanyang katawan para hindi abutin ni Gobert. Kung nasa loob lang si Gobert at nag-aabang lang kay Davis, malamang sinupalpal niya yung layup na to. Pero galing nga siya sa perimeter kaya kailangan niyang humabol. Dito pinakanahirapan si Gobert. Parehas ng threat itong si LeBron at Davis tapos magpipick and roll pa sila. Pagdaan ni Bron sa screen na binigay ni Davis, hindi muna niya pinasa kaagad kay Davis at inakit muna yung dalawang defender na to. Ngayon, napakalayo na ng distansya ni Gobert kay Davis kaya ayan, pinasa na ni LeBron para sa isang komportabling tres ni Davis. Na-notice ko mga idol ito, tignan nyo na parang bitin yung talon dito ni Gobert. Alam nyo yung parang kalahating pigil yung talon niya. Iniisip ko na tumalon lang siya dyan para lang makontest yung tira or pwede rin kasi mga idol na baka pekean lang siya ni Davis dyan kaya naghahanda lang siya kung sasalaksak si Davis para madepensahan niya rin. Either way, successful naman ang play na to para sa Lakers. Ganyan din dito mga idol, magsiscreen si Davis pero hindi ginamit ni Waiters. Pinasa niya kay Davis sa tres at tinaas na lang ni Gobert ang kanyang kamay. Hindi si Gobert ang center dito but still. Screenplay ulit ito. This time naman, si Caruso naman at Davis. Nag-pop out si Davis at pinasa sa kanya ni Caruso. Nag-fake pass pa dito si Davis at medyo nakagat naman si Gobert. Dito, mano-i-mano na. Skills na ang mananaig dito at kinaliwa ni Davis to para mahirap sa angulo ni Gobert. Andito na naman tayo mga idol sa horns, ang isa sa mga paboritong play na ginagamit ng Lakers. Pinasa ni Caruso kay Davis sabay magbibigay siya ng screen para kay KCP. Andito na naman si Gobert syempre sa perimeter at sa moment na ito walang katao-tao sa painted area. Tatakbo si KCP para kunin ang bola kay Davis at kailangang pick upin ni Gobert si KCP dito dahil wala namang ibang pwedeng mag-pick up kundi siya lang. So malaksak si KCP at kinontest naman ni Gobert yon. Kaso ang problema, yung tao niya walang bumabox out. Dito biglang nagsona ang Utah Jazz. So ang pag-atake dyan mga idol ay mula talaga sa gitna. Kaya matalinong binalik ni J.R. Smith kay LeBron ang bola dito at nag-touch pa si LeBron papunta sa gitna kay Anthony Davis. At ito na po, kailangan kunin ni Gobert itong si Davis dahil parang practice lang kay Davis kung ititira niya to mula dyan sa kinatatayuan niya. Kaso nga lang, wala nang nagbantay sa rim kaya inaliyop na ni Davis kay Dwight. Early offense to kaya itong si Rudy Gobert ay andito pa lang papunta sa pwesto niya. Pinasa ni Caruso kay Davis at hindi pa settled si Gobert sa pwesto niya kaya sinugod pa rin ni Davis to.
Dito ulit ganyan, early offense, walang papalpal kay Davis. Eto, fourth quarter na. Pick play ulit ito ni LeBron at ni Davis. Ngayon, ito yung problema sa Utah. Besides kay Gobert, wala na talagang may kayang tumapat kay Davis kahit secondary defender man lang. Tignan nyo, yung mga nasa weak side ay sina Mike Conley, Royce O'Neal at Donovan Mitchell. Technically, hindi talaga nila kayang bantayan si Davis lalo na kapag ganyan siya kalapit sa rim. Kaya nung pinasa na sa kanya ni LeBron, wala, nakadakdak na agad siya ng ganun-ganun lang. Lastly, ito. Hindi nga sanay yung mga big man na katulad ni Gobert na magbantay sa perimeter. Kaya off the dribble na naman ang atake ni Davis. Between the legs, step back, 4-point play. Okay din naman mga idol yung stats ni Gobert sa game na to. 16 points, 13 rebounds at 1 block. Pero kung usapang depensa kay Anthony Davis, dito talaga nahirapan ang kanyang team. No wonder kung bakit nag-average itong si Davis this season ng 29.7 points laban sa team na to. Para sa Jazz, sa tingin ko mga idol, kakayanin naman ng Utah Jazz na bantayan itong si Anthony Davis, kaso nga lang kailangan may suporta sa pagbantay sa kanya at hindi lang lagi si Rudy Gobert. Hindi niya kakayanin na mag-isa lang. Kailangan may secondary defender, kaso yun nga ang kulang sa team nila laban sa Lakers. Ano po ang masasabi niyo sa video natin yan mga idol? I-type lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pakiclick na lang po idol ng like button, subscribe to this channel at sana nga po ay nag-enjoy kayo. Sa lahat ng idol natin dyan, mag-iingat po tayo, stay at home and stay safe. This is Jonas PB and as always, hanggang sa muli.